Inamin ng Agriculture Department na dahil sa napakaraming trader, kaya tumataas ang presyo ng sibuyas pagdating sa mga palengke. Ilang solusyon inilatag ng Department of Agriculture. Si Clazel Pardilla sa report, Rise and Shine, Clazel. Nag-inspeksyon ang Department of Agriculture sa palengking ito sa Quezon City. Ang target, alamin ang presyo ng imported na sibuyas isang araw bago ipatupad ang 125 pesos na sadya sa retail price nito. Ang nadiskubre ng DA, mahal pa rin ang presyo ng imported na sibuyas. Nasa 135 hanggang 150 pesos ang per kilo ng imported na pula, habang 180 pesos ang imported na puti. Mas mura sa local pero reklamo ng ilang mamimili. Mabigat po talaga kasi kailangan mong i-budget yung pera. Ipababain pa kasi noon ito, nagse-70 lang ito eh. Noon. It's either po mataas ang patong margins ng isang trader or several layers of traders. Diba? Kahit maliliit lang ang patong nila, kung napakarami po nila, itataas din po ang presyo pagdating dito sa palengke. Giit ng DA, 77 pesos lang ang presyo ng pulang sibuyas mula sa importer, 94 pesos pagdating sa wholesaler, kayang SRP, 125 pesos. Pero alanganin dito ang ilang retailer. Ito po ang isang sako, 1,000 daw ngayon sa baba. So yung pong 1,000 na i-divide nyo po sa 8.5 na lang po, the rest na po yung may sira. 117, 125, diba? Sabi nila. So 8 pesos lang. Count to 120 na yan, 5 piso lang po. Hindi paano naman po yung bayad ng pwesto, magpa-plastic ka pa. Pero may solusyon na dyan ang DA. Iugnay ang mga market master sa mapagkukuna ng murang sibuyas. We are going to work closely with them para po yung mga sources, no, hindi lamang po yung wholesaler ng imported, pero more importantly, yung ating mga magsasaka, ipatuloy po natin na ililink dito sa Mega Q-Mart. Kasi pag nakabili ang Mega Q-Mart sa ating co-ops, mas mura po magiging ang produkto nila dito. Magtatalaga rin ang Quezon City LGU ng 6 na trading post o bagsakan ng gulay sa iba't ibang bahagi ng lungsod para mapatupad ang SRP. Nababawasan ng layer, nababawasan ng reseco, nababawasan ng middleman para maibaba natin yung presyo ng produkto. Epektibo na bukas ang 125 pesos na SRP sa pulang sibuyas. 6 na pong araw itong ipatutupad. Ito na ang 2 beses na nagpataw ng SRP ang DA ngayong taon. Pinag-aaralan na rin ang paglalagay ng SRP sa local. Samantala, all-out war na ang DA kontra smuggling. Kamakailan lang, 400 million pesos na halaga ng illegal na agricultural product ang nasabat ng DA Inspectorate and Enforcement Team. Kasi nga, yung mga agricultural smuggling definitely affects yung farmers po natin. It eats the market share na dapat po para sa mga magsasaka. All-out war din po ang DA. Clazel Pardilla, para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas. Pinas.